Hello guys! Ayan! Magandang araw! Thank you so much sa inyong support sa lahat-lahat. Thank you sa lahat ng mga nag-i-stream na nag-subscribe sa aking channel. Ayan, kaya hiyaan nyo ako ibalik ko yan sa inyo sa pamamagitan ng aking pa-premium. Buwan-buwan, ayan. Thank you so much. Walang sawang pasasalamat dahil nandyan kayo lagi sa akin, sa suporta niya sa akin. Ganyan. Ayan guys, oh, punit-punit pa yung line. Ayan. Sa most requested talaga na, nag-request sa akin isang tao na, about sa aking tattoo. Yan. Ang tattoo ko kasi ay long time ago na talaga. Yung isang tattoo ko, i-reveal ko sa inyo soon, ay yung dalaga pa ako. Yun ay malaking bahagi ng buhay ko din. Dahil dalawa lang yung tattoo ko sa aking katawan. Pero ito ay malalaki. Yun. Lahat na yun may meaning yun sa buhay ko. Lahat natin. At pag-importante yan. Kaya, never ko yung pagsisiyan sa buong buhay ko hanggang kamatayan ko yan. Kaya, ito lang ang isang tandaan nyo. Pag nagpatato kayo guys, hindi lang yun doon dahil trip nyo. Hindi lang dahil doon yung fashion nyo. Dapat, yung tattoo kasi ay buong puso, buong desisyon sa buhay nyo na gusto mo yun. Na parang mas maganda kasi magpapatato kayo, may hugot sa buhay nyo. Kasi yun, hindi mo talaga pagsisihan. Yung alimbawa, yung anak mo, gusto mo ipatato, yung pangalan, okay yun kasi anak mo yun, for life mo siyang magiging anak. Kahit mag-away pa kayo eh. Kaya yung gano'n. Tapos yung isang bagay na sa buhay mo na magpapalakas ng loob mo, yun ang mga bagay gusto mo ipatato sa buhay mo. Kaya pangarap mong ganyan, pangarap mong maging successful or may hugot talaga sa buhay mo, maganda yung mga ganyan. Kasi alam mo, yun ang magiging reason mo na gusto mong abutin yung mga pangarap mo. Para sa akin guys, hindi ko kasi masyadong isushow sa tao yung aking tattoo kasi mas maganda kasi yun, may tattoo ka sa tamang lugar, nakikita yung tattoo mo ng mga tao sa paligid mo, especially sa Pilipinas kasi mga Pilipino kasi yung atin kasi masyadong judgmental yung mga tao. Pag may tattoo ka, nasa isip na karamihan talaga, karamihan, lalo na yung mga may edad na o may mga professional, kaya yun, sila talaga yung nagja-judge agad sa'yo kahit hindi ka pa namimit, kahit hindi kanya kilala, ganyan. Kaya ako medyo keep ako ng secret simula nung nagpatato ako ng una ko. Yun, yung malaki kasi mga tato, ang dalawang tato lang ako pero malalaki, sobra. Magkikita lang nyo lang yan talaga pag nag-swimsuit ako. Kasi araw-araw wala, hindi kayo makakakitang may tattoo ako sa katawan talaga. Kasi, syempre, kung nasa Pilipinas ka, kung hindi mo kasi mahahandle lahat yung mga comment, yung mga tao sa paligid mo. Kaya kailangan mo rin mag-isip, anong tattoo ang saan banda, saan ang part ng katawan mo ang gusto mong magpatato. Kasi para sa akin, importante, kung nasa Pilipinas ka, ay yung panlabas. Kasi kung hindi mo ikakaya yung mga comment, talagang masasaktan ka, makakapag-away ka, makipag-debate ka. Pero kung gusto mo talaga no stress, kung gusto mo magpatato, dapat pag-isipan mo saan lugar, saan part ng katawan mo. Dapat pag-isipan mo rin ang passion din siya, yung magandang part sa katawan mo, magandang design, at importante may hugot sa buhay mo. Kasi kaya kahit anong sabihin ng ibang tao, kung napaka-importante, kaya mo siyang ipaglaban, kaya mo siyang pagpasensyahan yung mga bad comment ng ibang tao sa iyo. Especially sa Pilipinas, ito talaga ang mano ko. Pag may tattoo ka kasi, bad person ka. Negative lahat. Pag nakitang may tattoo ka, addict ka na. Pag may nakitang may tattoo ka, ay galing ka sa kulungan. Noon kasi sa atin, pero ngayon hindi na, alam ko. Pag may tattoo ka, mahirapan ka na mag-apply ng trabaho.
mahirapan ka na mag-abroad. Ganyan sila. Kasi kadalasan sa atin, may rahit talaga tayo na perfectionist talaga. Kaya, ako sa inyo, pag gusto niyo talagang tato, dapat, pag lumabas ka sa bahay, ready na routine nyo. Yung normal day, hindi nakikita ng tao. Yun talagang advice ko sa mga kagaya ko na gusto rin magpatato. Advice ko sa inyo, kung gusto nyo may normal and daily life nyo, gusto mo hindi ka ma-stress sa ibang tao sa paligid mo. Kung nasa Pilipinas kayo, gusto ko na yung pag-isipan at saka dapat everyday hindi nakikita ng tao ng patungo. Kasi pwede kang maging passion. Pwede kang gawin mong art yung tato sa tamang paraan. Hayaan yung mga tao yung mag-judge sa inyo. Hayaan nyo silang, pag sobra-sobra na, pwede mo silang balikan. Kasi ako ganyan, hayaan ko silang magsalita. Hinahayaan ko sila kung anong sabihin sa akin. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako gano'n. Maraming nagano sa akin noon. Isa doon, yung papa ko kasi, buhay pa siya. Yung may isa na akong tato sa katawan ko, yun ang pinakamalaking tato ko rin na akala nila. Una-una kasi, mas marami akong comment na naririnig, yung mga bad comment. Sobra. Pero ako naman kasi, minsan mahaba yung pasensya ko sa mga ganyan bagay. Kasi, desisyon ko yan. Maraming nagko-comment sa akin, mga professional. Maraming nagko-comment sa akin, minsan yung mga kamag-anak mo, o mga kakilala mo talaga, yung mga ganyan. Yung pinakamasakit, di ba? Kasi kilala ka lang niya. Tapos, magsasabi niya, ano ba yung tattoo? Mga tattoo-tattoo kasi mga ano yan, dumi-dumi lang sa katawan, adik ka, ganyan. Yun ang pinakamasakit. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng tattoo ay nag-adik. Hindi lahat ng tattoo ay mga masamang tao. Hindi yung lahat ng may tattoo ay galing sa gel. Hindi lahat ng may tattoo ay masama. Masama na yung mga ginagawa. Sa totoo lang, sa atin lang yan, sa Pinas lang natin maririnig yan. Kasi dito ngayon, kahit sa US, kasi nakapunta na rin ako. Girl, sa totoo lang, mayroon akong isang bangko na pasukan dito, yung manager. Kasi pag manager ka, naka long sleeve, naka chemise, yung ano ba, yung format, ganyan tayo, kurbata, ganyan. Pumasok ako doon sa bureau, sa office, dahil may pinirmahan yata ako na ilalabas na pera noon, hayong pag-uwi ko. Eh, tumanggal siya ng chemise kasi sa loob may heater siya, yung mainit niya. Tinanggal niya yung coat niya. Naka-chemise na lang siya. Tapos, nakatupi kasi yung pulo niya. Girl, ang ganda ng tato. Manager! Ang sobra! Feeling ko kasi, ako kasi may depende ako, nag-idolize ako sa may mga tattoo. Depende. Depende sa design, depende sa art, depende din sa kung saang part ng katawan. Yung ganyan ba, depende din sa sitwasyon. Ay, Diyos ko! Sabi ko, ganun ang tattoo. Sa isip ko lang kasi hindi ko lang pwedeng sabihin dahil sa bangko siya. Nakatupi lang. May tattoo siya lahat dito. Hanggang dito. Yung katawan! Yes ko! Bata pa siya, diba? Yun. Hindi, kasi dito, mapasok ko mo minsan, may mga earrings dito, nasa mga, sa government employee, may mga tattoo dito, pero naka-formal clothes sila. Yung ganun ba? Dito kasi wala na, kahit sa US, kahit sa ano, saan ka pa. Sa atin kasi big issue yan. Kasi masyadong matalino yung mga Pilipino. Masyadong matalino tayo. Mga perfectionist tayo. Lalo na talaga, ma-judge ang tao pag may pinag-aralan. Ma-judge ang tao kung may professional ka. Yun talaga. Marami talaga. Promise. Hindi kayo magagalit sa akin. Kasi more na mga mananag-judge yung may mga pinag-aralan. Yung feeling na perfect sila talaga. Yung feeling na malinis yun. Ganun tayo eh. Ganun mga lahi natin. Yung dahil nakatapos,
pwede na lang sasabihin na na ganyan ang iyong ibang tao. Pero para sa akin, ignore mo na lang sila. Kasi lahat naman ng ginagawa mo, tama o mali. Pag may mga tao talaga hindi masaya, may sasabihin at may sasabihin sila sa'yo. Pero kung ito naman ay nagpapasaya sa'yo, dahil ignore. Yan. Pag sobra-sobra na. At bang! Ganyan. Fight, fight, fight for the rights. Ganyan lang yan. Para mayroon na akong nga sagutan din. Yan. Dumi-dumi lang yan sa katawan. Dumi. Ako nga madumi. Ikaw nga walang tatong. Dumi mo na rin eh. No? Ganyan lang yan dahil. Bang! Aterada lang yan para manahimik. Diba? Oh, adik ka. Oh, ikaw nga hindi ka nga nag-adik. Tingnan mo naman yung katawan mo. Kung adik ka na nga sa akin eh. Pero totoo lang ako. Dalawang tatlo ko malalaki, promise. Pero never ako nagsisigarin. Hindi rin ako nag-iinom. Hindi rin ako nagda-drugs. Hahamulin ko sila. Sabihin nila sa aking adik ako, Diyos ko. Kung ako talaga ano, kung ato ako la, ako ay mababa yung pasensya. Marami na ako nakasuhan kasi marami nang sasabi sa akin na adik ako. Pero sabi ko, ignore ko na lang kasi waste time lang yung mga tao na yan. Ang importante, kung saan ka masaya, go. Kung saan nagpapasaya sa iyo, huwag mo nang itindihin yung ibang tao. Kasi yung mga tao na yun, mga nagbabad ko minsan, hindi rin yung masaya sila sa mga buhay nila. Kung ikaw masaya, go. Huwag mong isipin ang ibang ang comment o sasabihin ng ibang tao dahil yun ang naging desisyon mo. Panindigan mo siya. Pero syempre, pag sobra-sobra ng sabihin nila, dapat kang lumaban talaga. Yun lang talaga yung importante. Kahit may dalawa na akong tato, may plan ako magpatato, pero yung pangalan ng anak ko. Pero pinag-iisipan ko muna kung saan banda. Kasi gusto ko yung magandang place. Yung hindi masyadong ano ng tao. Pero suggestion naman ko nga, saan banda maganda mag... open ako suggestion kung saan banda na maganda magpatato. Yung pangalan na anak ko, Julia. Si, naisip ko noon, parang gusto ko isa... Excuse me. Dito, pangalan ng anak ko. Dito. Iwan ko lang kung maganda. Mayroon din akong... yung dipo, yung sa ano ng umbra, sa baba ng umbra. Nahilo na ako. Pero siyempre, hindi naman ako mag-decide kung hindi ako 100% na ano, na-complete na talaga yung decided na kung saan banda. Pero nag-iisip pa rin ako kung saan banda. Ayaw ko kasi yung front na pagkita ng tao, may tatog ka. Ayaw ko nung gano'n. Gusto ko yung hide-hide din. Siguro yung dito. Pag natay yung buhok mo, nakikita. Ganun lang ba? Any suggestion? Open ako sa suggestion kung ipangalan ng anak ko kasi gusto ko talaga ipatato sa katawan ko. Kasi for life ko naman yan. Pero hindi ko alam kung saan pa banda. Kaya any suggestion? Pero open ako sa suggestion kung saan banda. Excited. Yan. Tapos, sa Manila tayo, kasi ako nag-yon. Guys, ang dream tattoo ko talaga sa back noon is ang dragon na sa back ko. Ito siya. Kaso lang, ina-inquire ko, ay pricey talaga siya. Sobrang pricey. At saka nung panahon ay hindi ko talaga kakayanin. Kahit ngayon, kasi ngayon na talaga, ang mahal-mahal na yan. Kaya, ang ginawa ko, medyo hindi siya malaki. Malaki siya, pero okay na sa presyo. Yun na sa gilid ko. Diba ang ganda siya, sir? Ang ganda talaga.